Hindi nga daw uubra ang Grizzlies team laban dito sa Lakers ayon sa mga ESPN reporters. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol at ipaliwanag ay ito muna nga si James Harden kung saan may payag nga siya patungkol sa pag-alis niya sa team ng Brooklyn Nets. Well, alam naman siguro natin ang kanilang infamous Big 3 na kung saan hindi nga naman talaga gumana ito at panay problema ang kanilang kinarap. At itong si James Harden ang mabigyan ng pagkakataon ay sinabi nga ito. Well, isummarize na lang natin yan mga idol. Basically, ang sinasabi dyan ni James Harden na meron nga daw siyang mga nakitang problema sa loob ng organisasyon ng team ng Brooklyn Nets na hindi nakikita ng NBA fans. Yangat nag-request nga daw siya ng trade. Pero nung panahon daw na nag-request siya ng trade ay maraming nang bash sa kanya at maraming ang talaga namang sinabing masamang teammate nga daw siya. Pero mga idol, years later, ngayong nabulgar din ni Kyrie Irving na talagang may problema. Ito nga ang team ng Brooklyn Nets ang kanilang ownership ay wala nga daw nagsasabi kay James Harden ngayon na smart move yung ginawa niyang pag-exit early sa team ng Brooklyn Nets. So yan mga idol, ang pinapalabas si James Harden nang napagbigyan nga siyang pag-usapan ang kanyang former team na Nets. And I think maganda na rin na umalis ng maaga itong si James Harden mga idol dahil nabigyan nga siya na makapag-restart ng maaga sa kanyang karira dito siya sa Philadelphia 76ers na it looks like na kanya ng magiging bagong bahay for the future. Mukhang masaya naman na siya sa team ng Sixers at masaya na rin ang organisasyon ng Sixers sa kanya. So good luck na nga lang talaga ang masasabi siguro ni James Harden sa team ng Brooklyn at ng Brooklyn nga patungkol sa kanya. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang mga ESPN reporter na kung saan sa kanilang listahan sa kanilang prediksyon ay mananalo ang team ng Los Angeles Lakers. Mas maraming ang bumoto sa Lakers na talunin itong number 2 seed na Grizzlies. Ito nga si Kenda Andrews mga idol, Lakers in 6 daw si Jerry Bembry, 7 naman si Grizzlies, Jamal Collier, Lakers in 6, Nick DiPaola, Lakers in 6, si Friedel naman, Grizzlies in 6, itong si Kirk, Lakers in 7, Grizzlies in 5, Tim McMahon, Grizzlies in 7, Bobby Marks, Grizzlies in 6, Dave McMenamin, Lakers, Lakers, Grizzlies, Lakers, Lakers, Lakers. So yan nga mga idol, out of the 15 voters, dito nga sa mga ESPN reporter, 9 sa kanila ang pumili nga sa Lakers na talunin itong ang Memphis Grizzlies. Pero mga idol, pati na rin ang mga ibang ESPN reporter, yung mga host lang nila ay talagang binoboto ang team ng LA Lakers over dito sa Grizzlies. At ang kanilang main reason ay dahil may injuries nga daw at hindi kompleto itong ang team ng Memphis. Una si Steven Adams, hindi nga daw na makakalaro alabo na sa playoffs na kanilang starting center at ang kanilang backup center naman na si Brandon Clark ay out for the season na. At itong Lakers nga daw ay just picking up momentum at parang perfect launching pad nga daw sa kanila sa playoffs itong very top na Grizzlies team. Pero ang mga reasoning naman mga idol na mga bumoto dito sa Grizzlies pati na nga rin ng mga NBA fans is who will guard Ja Morant nga daw. Nakita daw natin sa regular season na hirap ang team ng LA Lakers na bandayan si Ja Morant lalo na kapag nga siya ay umatake sa paint. Tapos may mga tulong pa daw sila Desmond Bane, sila Dillon Brooks, sila Jaren Jackson Jr. Well, alam naman natin na this series could go either way mga idol. Pwedeng manalo ang Lakers by a landslide 4 games at pwede rin namang gawin yan ng team ng Grizzlies against dito sa Lakers na i-sweep sila. At yan nga mga idol ang dahilan kung bakit very exciting na panoorin nga itong series ng Lakers at Grizzlies. Dahil hindi talaga natin alam kung sino ang mananalo. Parang walang 100% sure na mananalo sa series na ito. Dahil nga mga idol, parang match na match itong dalawang team. So kaya naman mga idol, dapat abangan ito ng lahat dahil I think out of the first round series na meron tayo ngayon sa NBA playoffs, magiging matinding bakbakan itong Grizzlies at ang Lakers. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sino ba ang mananalo sa tingin nyo? Ito bang sila LeBron or sila Ja Morant? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.